초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Hello everyone and welcome back again to our new episode para sa Talk Time. Ang kasama natin ngayong umagang ito ay ang nag-iisang Reyna. Sabihin natin, Queen of Blind Items. Isa siyang sa pinakatalakito na babae. Babae? Char. Babae dito sa bahay ng San Quintin. The one and only Miss Jessa Jose Tivina. Hello and good morning to everybody. And yan, let's welcome po dito sa amin si Miss Dana from nagmamay-ari ng page na Dancer Style. So, i-follow na lang po yung kanyang Facebook page. Ang ganda nagmamay-ari, parang ang yaba. Oo, diba? Ayan. Syempre, una sa lahat, kilala ko na si Jessa ever since sexy pa siya. In fair, sexy pa rin naman siya ngayon, pero mas sexy siya noon. Kung makikilala na si Jessa, ang bewang niya is 21. 21 ang kanyang waistline before, nung college time, ayan. So, lagi ko tinatanong ito kay Jessa dati, kasi Jessa ang pangalan niya. Tinanong ko sa kanya dati kung bakit Jessa, yun pala, Jose ang pangalan mo. Yes. Bakit Jose ang pangalan mo? Name after my father, kasi ako yung, ewan ko, ako yung ano niya eh, ako yung ginawa niyang junior niya kasi. And, nung bata kasi ako, lagi akong nagkakasakit and yun, parang yung ninong ko na lang, na, which is nag-iisa yung ninong ko at ninang ko during my binyag. And yung ninong ko yung nagpangalan na lang sa akin at ginunior niya ako, which wala noon yung father ko. Kaya parang, para to make it easy, na para madali na lang makapag-isip ng pangalan, ginawa na lang yung akong junior. Junior Jose. Oo, so Jose ang pangalan ng papa mo. Yes. So bakit wala si papa mo nung binyag mo? Nasaan siya? Manager siya kasi dati ng Meralco sa Manila. And ayun, parang unexpected kasi pinagalitan yung mother ko nung yung isang ninong ko, which happens to be her bayaw, na parang pabinyagan yun na kasi para hindi laging nagkakasakit yung bata. And to make it easy na makapag-isip ng pangalan, kaya ginawa na lang nila akong junior. Junior. Paano lumaki si Jose? Okay lang mo, Jose. Jessa. Paano lumaki si Jessa na hindi niya nakakasama yung tatay niya? Well, actually, I was very young nung nagtatrabaho pa si papa ko sa Manila. And ano naman, every now and then, pag may chance siyang makauwi, umuwi talaga si father ko naman sa bahay namin pag hindi masyadong busy sa work. And natutukan naman niya yung ano, yung paglaki naming mga anak niya. And he was really a good father during mga maliliit pa kami. And my mom is very responsible too. Kaya na-enjoy ko naman yung ano ko, yung childhood ko, na-enjoy ko naman lahat. Lumaki naman akong normal kasi they didn't treat me like parang parang different from my siblings, different from my brothers and sisters. Kasi ever since parang I was 4 years old, kwento din sa akin ng mother ko na halos ipadoktor ako noon. Hindi halos, pinadoktor talaga ako ng mother ko dito kay Doktora Bunch. Kasi parang hindi normal yung kilos ko. Parang sabi kasi ng mga kapitbahay namin, parang bakla yung anak mo, misis, ganito. You have to do something. Kasi during our time, alam mo naman, kapag babakla-bakla ka, parang hindi normal. Hindi normal. And kailangan mong, ano, pa, kailangan mo nang ituwid. Yes, yes. So, pinadoktor ako ng mama ko dahil sa kabaklaan ko. Pinadoktor talaga ako. Siguro, kung may doktor ng mata, doktor ng katawan, may doktor ng bakla, ano doktor yun? Baklology. Pinadoktor niya talaga ako. And si doktora naman sabi naman, hayaan mo lang na lumaki siyang ganyan. Baka in the long run siya yung magiging ano, magiging kasama mo. Kasi alam mo, normally naman dito sa Pilipinas, kapag bakla ka, ikaw talaga yung naiiwan sa tahanan. Totoo. Diba? Oo. Pero nung ganyang pinadoktor ka, so ibig sabihin, hindi katanggap ng parents mo na medyo alam na nilang meron ka ng sapi, parang gano'n. Oo. Kasi lahat naman siguro ng parents, pag malalaman ng gano'n, at first,
Siyempre may meron silang mga ano din, mga alinlangan na what if, what ifs, because they loves you. Diba? Ayaw nila na parang lumaki kang hindi ka normal, na nandyan ka sa kalsada, na pagtatawanan, bubulihin, magpagsabihan ng mga kung anong-anong mga salita. Kasi na, kapag nasasaktan ka, what more yung parents mo? Diba? Sa tatay mo, tanggap din niya na nung lumalaki ka, alam niya ng ganyan ka? Same thing. Parang nung lumalaki ako, parang he tried to stop. Parang he tried to pigilan ako sa mga things na alam niyang pupunta sa pagiging bakla, like pagsusuot ng mga damit, paggamit ng mga pulbo, lipstick at mga kung ano-ano pa, mga ganyan. So parang at first ayaw niya talaga. Kasi alam, tulad yun ang sinabi ko, walang magulang na parang sa una pukonsintihan ka na agad. Itatry nila sa una na parang ituwid mo ng lahat. And in the long run, parang nung ano na din, kung nung nakikita nila na parang at least hindi ako pariwarang bakla, at least ginagawa ko yung tama. And I'm in a right track. I was in a right track. Nung nakita nilang ganun, parang kaysa maging palaboy, yun yung naging nasa isip nila. Kaysa mapunta sa kung saan saang mga barkada. At least ako kasi noon, during my time, adolescence, mga ganyan, parang gusto kong mag-aral, gusto kong mag-racket, gusto ko ng mag... So nung nakita nila ako na ano ako, na parang yung eagerness ko to do something na makakabuti sa sarili ko and in my family. So that's the time na parang, sige, go on your way. Ganun na siya. Tanong ko rin sa ibang mga kagrupo natin, no? Mahirap maging bakla. Mahirap kung hindi mo siguro ginagampanan yung pagiging bakla mo. Mahirap in the sense na kapag ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo nirerespeto. Mahirap kapag ikaw sa sarili mo, hindi mo alam kung anong way yung tatahakin mo. Kasi may mga ganun, yung mga hindi masyadong, I'm so sorry for the term, pero hindi masyadong lumaki ng tama. Hindi nagabayan ng tama. Hindi nagabayan ng tama at wala sa tamang landas. Siguro magiging mahirap. Kasi doon mo marirealize yung mga flaws sa buhay mo, which may mga tao na i-judge ka. Kasi hindi naman mahirap kung alam mo lang sana kung yung tama sa mali. Alam mo lang sana yung way na tatahakin mo, tutumbukin mo, alam mo yung goals mo sa buhay. Magiging madali yun. Nakakapagod din bang maging bakla? Hindi siya nakakapagod. Masayang maging bakla kasi masayang magbigay ng kulay sa ibang buhay. Yes. Diba? Masarap mag-inspire ng ibang tao. Kasi kapag bakla ka, i-expect ka ng ibang tao na you have something. You have this ability. Yung mga ganun na parang ikaw yung ituturo sa lahat kasi alam nila na multitasking yung mag-aya mong gawin. So napakasarap maging bakla kasi yung expectations ng mga tao sa iyo is napakataas and you have to go that level too. And tayo namang mga bakla, maabilidad tayo, kaya natin lahat yan. Correct. And we can do more than their expectations. Correct. Sa buhay mo ngayon, alam ko, sa hindi nakakakilala sa'yo, you're not just only a bakla, di ba? You are a graduate of a degree. Tama. Yes. So talagang napatunayan mo yan. And way back before nung college time, naalala ko yung kwento, di ba? Parang isang university yung pinag-aaralan namin ni Jessa before. And then, long hair kasi siya, babaihan. Kumbaga, hindi pa uso ang mga transgender woman, meron na si Jessa. Correct. Talagang naka-uniform yan na pambabae, pumapasok long hair, talagang gandang-ganda sa sarilang lola mo. Tapos pinagbawalan kang pumasok sa isang university pinag-aaralan na dahil lang sa buhok, di ba? Yes. Isabihin mo nga, ikwento mo nga sa mga nanonood sa atin ngayon kung paano mo na survive yun at kung paano mo nirasonan yung eksena na yun noon. At first, kasi I enrolled in a certain university which hindi ko napapangalanan. And parang inalaw naman nila ako, pero ano, parang dapat may mga kondisyon na dapat magpagupit ka, dapat yung uniform mo is pang lalaki, yung mga ganyan. And yun, so I transferred sa university natin.
And yun, parang nung una, okay naman, tanggap naman. At tapos merong, syempre, yung mga ibang mga members of the LGBT na hindi na-allow. Hindi na-allow. Oo, hindi na-allow na. Naigit. Oo, hindi na-allow na mag-sport ng long hair and to wear ng uniform na pang babae. So parang pumunta sila noon sa guidance office para i-protest ako, mga ganyan. But knowing me, in the university, yes, spoiled ako sa lahat. Spoiled ako lahat ng mga ano, ng mga dean, yes, ng mga professors, mga ganyan. And pero hindi, it was never that easy. Kasi ano din, parang pinagawan din nila ako ng reason. And parang pumunta ako sa panel interview. Pumunta ako sa panel interview na parang give me a valid reason kung bakit ka namin i-allow na long hair dito sa school. And I told them na ano, which is true na hindi kami talaga, hindi naman talaga kami mayaman, or I could say na parang lower than middle class pa ngayong lifestyle namin noon, and dalawa kaming nag-aaral ng kuya ko. So parang nahihirapan silang magpa-aral. So parang please allow me to sport long hair kasi this is my ano din, yung puhunan ko, kasi sumasali na ako before pa ng mga pageant during my college days, and as long as it doesn't affect my ano, my performance in the school, di ba, as long na hindi naman nakakasama at nakakaapekto ng ano, ng masama yung pagiging long hair ko, yung pagiging bakla ko sa eskwelahan, bakit hindi? Oo, sa tingin mo yung mga ganyang kwento, do you think dapat i-allow yung mga kasamahan natin sa industriya or mga LGBT na i-allow na rin sa ibang mga university, or parang in short, parang i-promote mo na dapat ganun din ang treatment ng mga karamihang kabaklaan sa mga eskwela? Sa tingin mo, tama ba? Tama naman yun. Kailangan naman talagang i-allow. Kasi let them be na maging sila yung totoong sila. Kasi mas masarap siguro na mag-aral, mas masarap siguro yung performance mo at may papakita mo yung totoong abilidad mo sa buhay kapag hinayaan ka na maging malaya. Diba? Sabi ko nga kanina, as long na hindi naman nakaka-apekto yung pagiging long hair, yung pagiging bakla nila, bakit hindi mo sila hayaan? Diba? Lagyan mo ng limitations, oo, pero para pagbawalan mo, huwag naman. Oo, tama. Pero sa tingin mo, sa kalagayan natin ngayon, ito yung isang tanong na gusto kong itanong sa lahat ng mga nakakausap kong kagaya natin. Kailangan bang ano, kumbaga para dapat bang i-promote din sa ibang mga bata na gayahin tayo na maging bakla din? Yung ability, oo. Pero yung pagiging bakla naman siguro, wag na lang. Kasi depende din yun sa kung anong kalakihan ng mga bata. Kung lalaki talaga sila, let them na maging lalaki. Kasi may mga parents din na parang... nangangarap na magkaroon ng mga anak na bakla. Pero pag lalaki yung anak nyo, lalaki talaga. Huwag nyo naman gawing bakla. Diba? Kaya ano, pero I mean... nakaka-inspire tayo sa mga kabataan in the sense na ano tayo eh, we are breadwinners, we are very loving when it comes to our family. Pag family matters na, kasi alam mo si baklang mangunguna dyan. Kasi sa bahay namin ganun eh, ako yung bunso pero ako yung decision maker. Kapag may mga decision, especially kapag may bibigat na decision na kailangan madesisyonan, iyon si Jessa na pong bahala diyan. Ganun yung ano, ganun yung mga kapatid. Do I'm the youngest pero ako yung decision maker. Kamusta ang relasyon mo sa papa mo? Kay papa kasi ano eh, we had that parang perfect relationship siguro na masasabi ko sa kanya, kasi unang perfect na tao sa mundo, pero for me he's perfect. He's wonderful kasi ano, siya yung tatay na every person siguro papangarapin na magkaroon. Siya yung tatay na napaka-supportive, disciplinarian pero mapagmahal, nakapakamamahal, maalalahanin. Parang beyond words, I couldn't explain how grateful I am to have a father like him, na siguro kapag matapos man ang buhay ko at uulitin man ng Diyos ang buhay ko, hihilingin ko pa rin kay Lord na siya may magiging tatay ko. Bakit siya? Perfect siyang tatay. Napakabuti niya, napakabait niya.
lahat ng gugustuhin mo sa pagiging na mag na tatay na papangarapin mo na magkaroon ka, parang nasa kanya lahat. Hindi mo siya pwedeng parang kahit wala na siya, parang ang hirap pa rin. Parang ang tagal na ng panahon na wala na siya, ilang taon na rin. Pero hindi ko aram, pero nangungulila pa rin ako sa kanya kasi he's been a good dad, he's been a good father too. Ano yung tanging bilhin niya lagi sa'yo o lagi sinasabi niya sa'yo nung buhay pa siya na hanggang ngayon hindi mo muli makakalimutan? Nasa tama ka lang lagi. Kasi kapag nasa tama ka lang lagi, kahit sino sila, kahit ano sila, kahit napakarami nila, kapag nasa tama ka, mananalo ka. Yun yung lagi niyang sinasabi sa akin. Huwag mong ipupunta yung sarili mo sa kung saan ka dihado. Kasi kahit ako yung puno at bunga kita, hindi kita pupunsintihin kapag mali ka, kapag bulo ka. Ano yung mga hindi mo nasabi sa papa mo? Buhay pa siya na sana nasabi. Na ako yung pinakamaswerteng tao sa mundo for having me. Kasi si Papa ko din and I parang in actions, ano kami, very sweet kami in actions, mga ganyan. Pero kapag pagdating sa words, hindi kami vocal sa isa't isa. Hindi kami nag-I love you-han, hindi kami nagsasabi ng mga kung ano-ano, most especially kapag magkaharap kami. Pero in words talagang ano din, talagang in actions talagang ginagawa namin yung ano, yung affections between father and daughter na gano'n. Kasi he's been very proud of me too during his time. And ano, bata pa lang kasi ako noon, ano na siya, parang ako na yung favorite child niya. Iyakin si Jessa? There were times, pero parang in front of public, in front of my family, I really don't have to. Hindi ko kailangan. Kasi ako yung source of strength ng mga friends ko. Ako yung source of strength ng family ko. So parang ang hirap sa akin na ipakita minsan na I am weak. Kasi kilala ako dito sa San Quintin na palaban. Kilala nila ako dito sa San Quintin na kayang-kaya ko kahit anong hamon. Correct. And kilala ako sa bahay namin bilang matapang. Matapang fighter. Fighter. Na parang kahit ano yan, kaya niya. Bibilangin mo sa isip mo, ilang beses na umiyak si Miss Jessa? Hindi ko na siguro mabilang kasi whenever I'm alone, kasi may mga ano din, may mga factors na kailangan nating iiyak minsan. Kasi ang hirap din na pag kinikimkim mo yung isang bagay, kapag may problema ka, kapag may dinaramdam ka, iiyak mo para gumaan, di ba? Kasi ako, most especially kapag mabigat na yung nararamdaman ko, kapag mabigat na yung problema ko, para akong batang paslit, tumatakbo ako sa simba, umiiyak talaga ako isa na nagsusumbong. Parang ganun na, yun yung ano ko. Yung parang naging ugali ko na parang pag may problema ako, talaga kahit sarado yung simbahan, talaga pumupunta. Ano yung last na sinumbong ko sa simbahan na umiyak? Last na sinumbong ko sa simbahan na iniyak ko is yun, parang sana hindi mo muna kinuha si Papa. Kasi ngayon, kasi parang ang hirap na nawala na yung presence niya, na parang yung mga kapatid ko, mayroon kanya-kanya na din silang mga buhay, may mga kanya-kanya na silang mga pamilya. So parang yung obligations, yung mga lahat ng mga dapat nasa tatay, parang ako yung gumanap lahat ng yun. Uh-oh. Most especially ngayon, my mother is suffering from Alzheimer's disease. Uh-huh. Na ganyan, nag-ulyanin na siya, wala na siya sa tamang ano pag-iisip kung tutusin. And I have this little kid na adopted na parang tapos lahat kasi ng mga kapatid ko, ano, parang kapag may problema, ganyan, ading paano natin gagawin to, ading paano yung ganito, nasana tatay, di ba yung sinasabihan? Kasi I know my father is far stronger than I am. Gaano kahirap magkaroon ng isang nanay na mapagmahal sa inyo na gano'n yung kondisyon niya ngayon? Ang hirap. Kasi araw-araw, parang ang hirap mong pumasok kasi kailangan mong i-prepare lahat ng mga pangangailangan niya. Kailangan mong i-ready lahat. Kailangan mong i-check lahat. Kasi there were times, most especially, we had this incident na sa loob ng bahay na tulog na ako. And then all of the sudden, I don't know. Kasi minsan doon ako nagsi-CR sa labas na ng ano namin. I don't know, but pumunta ako sa kusina. Doon ako nag-CR, pero bukas pa rin yung kalan. 3 a.m. na. Nabiluksan pala niya ng 7 p.m. Diba? Yung mga ganong mga senaryo. Parang napakahirap ng ganon. Kasi, kaya ngayon parang I have to be very careful.
kailangan mong maging ano, mapagmatcha. Ganun, kapag may mga ganun. Gaano kahalaga yung nanay mo sa'yo? Kasi lahat naman ng tao, di ba, parang kailangan ng nanay. At parang mahirap ang mawalan ng nanay kasi sila yung humubog sa'yo. You are not who you are today without her. Parang ganon. And napakapagmahal din naman ni mama ko during the time na hindi pa siya, wala pa siyang mga ganon na ano, nakaramdaman. But I have to be very frank na ano, I'm more ano, kasi papa's girl. Papa's girl. Sabi mo sa lahat ng mga anak out there na parang feeling nila hindi nila pinapahalaga ng mga nanay nila. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Oo, ang ano kasi, ang usually kasi yung mga ano, young generations today, ang nasa isip nila lagi is you have to enjoy life because life is too short. Pero habang ini-enjoy mo yung buhay, magigising ka isang araw, matanda na pala yung parents mo. Kulang na pala yung time mo, nagugugulin mo at ibibigay mo sa kanila. Diba, hindi na pala nila na-enjoy yung presence mo kasi lagi ka nang nasa labas. Hindi na pala nila na-enjoy yung affections mo kasi yung affections mo, nagmamahal ka na, umiibig ka na at nasa friends na. Na parang napag-iwanan mo na sila, gigising ka na lang, ay matanda na pala si mama at papa. So you really have to value that, your time. Kasi your time with your family. Kasi yun nga, napaka-iksi ng buhay, oo, pero kailangan mo ding i-balance. Hindi lahat tungkol sa sarili mo, hindi lahat tungkol sa kaligayahan mo, hindi lahat tungkol sa pag-i-enjoy mo. Kaya dapat may time ka and isipin mo na tumatanda din yung parents mo. Ano gusto mong sabihin sa buong pamilya mo, sa mama mo, kahit sa papa mo, kung pinapanood ka ngayon nun? To my father, parang I know that you are proud of me. Alam ko naman yon. Kasi hindi naman sa pagmamayabang na parang I work hard to be who I am today. And you know na ako na lang yung nandyan sa family. Ako na lang yung nagtatagpuan kay mama. Ako na lang ang nag-iisang anak mo na punong-puno ng pagmamahal sa mga kapatid, sa mga pamangkin, to everybody. And alam kasi nila, alam ng mga kapatid ko at alam ni Papa ko during nung nagkakasakit siya, sabi niya sa akin, sa'yo ko sana gustong ipangalan lahat kasi alam kong ikaw yung anak kong hindi madaamon. Yun yung ano niya, yun yung lagi niyang sinasabi. Na hindi ka kasi madamot anak, alam ko sa iyo ko pwedeng may pagkatiwala lahat. Alam ko kapag nasa iyo na, maghihiling man sa iyo mga kapatid mo, alam ko magbibigay. I miss you so much. Yun. And to my family, yan, basta ano lang, keep going, kaya natin to hanggang huli. May mga hindi tayo pagkakaintindihan, may mga times na hindi natin namamalayan, may mga masasakit tayong mga salita na nabibitawan, but at the end of the day, we're still family. Tayo pa rin yung magiging magkakakabuti. Ayan, napaiyak na rin si Queen of Blind Items. Siyempre, kahit sino ba naman pagka-parent sa pinag-uusapan, sino ba naman hindi marupok? Oo. Chocolates and bakery.